Day one. Stable pa rin siya. Ito lang po yung disadvantage sa powder. Nakikita niyo po yung dot-dot dyan. Pag hindi po maayos ang pag-blend, ang pag-mix nyo po ng food color powder, magiging ganyan po yung itsura niya. Ayan. May mga dot. So, tilt natin siya. Stable pa, kumakapit. Ayan, ito din po. So, intact pa rin po siya. Titilt po natin yun. So, hindi din siya nahuhulog. Stable pa rin yung boiled icing natin. Day 1 to mga viewers. Okay, bukas naman i-check naman natin to. Yan, ito na po yung ating day 4. So, titignan natin kung ano na ang nangyari kay boiled icing using powder food color, liquid food color, and gel na food color. Kung ano po yung pagkakaiba nila. No? So, tignan natin. Uy, lumutong na siya. Yun. Lumutong na siya. Yan na po ang nangyari sa kanya. Although stable pa rin po, kaso tumigas po ang icing para po siyang naging merengue, yung candy po na binibili sa tindahan. Ito naman po. May basa siya konti. Yung food color na color red. Yun. May mga matigas din siya na part sa loob niya, malambot. Hindi katulad dito sa puti na walang food color, yung plain lang. So, dito naman po tayo sa gel. Malambot din siya. Yan o, nakikita nyo yung lambot niya. Room temperature lang po ito, guys. Ha. Open air. Yun. Ito naman yung liquid. Yan. O, medyo matigas din yung ano niya. Sa labas, sa loob, malambot din po. Okay, so yun po yung pagkakaiba, no? Yung wala pong food color, siya po yung matigas. Para po siyang merengue. Yung candy, merang candy. Pero yung mga may mga food color, wala po siyang pinagkaiba. Unlike dito sa gel na malambot pa rin po sa loob. Pero matigas sa labas. Yan. So, ito po yung ating experiment. Stable pa rin po ang boiled icing. Yun nga lang, tumigas yung outer part na niya. Yan. Hindi naman siya nahuhulog.
try natin i-tilt, hindi po siya nahuhulog, ano. Kahit ito din po, hindi din po siya mahuhulog. Stable na stable pa rin po siya. So, yun po, nakita natin yung stability ng boiled icing. Stable po siya. Wala pong nangyari sa kanyang pagtutunaw. Yun nga lang po, tumigas yung outer part niya dahil open air po siya. Ayun, so maraming salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe, and share para marami pa pong may matutunan kung paano gumawa ng boiled icing. Maraming salamat po. Happy baking!